ko. Ito ang unang oath-taking ng mga bagong abogado matapos mapatalsik sa pwesto si dating Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Sa oath-taking, nagsalita ang tatlong maestradong dumalo sa talumpati ni Supreme Court Associate Justice sa 2017 Bar Exams Committee Chairperson Lucas Bersamin. Pinaalala niya na may mga tamang lugar para ipahayag ang opinyon sa lungat man o hindi sa anumang desisyon ng korte. Walang binanggit na dahilan kung bakit sinabi ni Bersamin ito, pero bago ang seremonya, may babala na ang Korte Suprema na pwedeng kasuhan ng contempt of court ang sino mang manggugulo sa oath-taking ceremony. Judicial guidelines of when and how to criticize the courts, particularly the Supreme Court, are clear. Consult those guidelines before you lose your privilege of membership in the bar. Sa talumpati naman ni Associate Justice Teresita Leonardo de Castro, sinabi niyang nagtagal siya ng 45 taon sa trabaho dahil sa sipag at syaga at hindi pamumulitika. Huwag daw mainggit sa mga sumikat nang hindi pinagpapaguran ang posisyon. Those who rise too fast often fall just as quickly. As Justice Francis said earlier, the arrogance will always have their comeuppance. Payo naman ni Associate Justice Francis Hardelesa sa mga bagong abogado, huwag maging mayabang. I pray only that please do not spoil your success with arrogance. Because the arrogant always fall, they always get their comeuppance. Lahat ng mga maestradong nagsalita bumoto pabor sa pagpapatalsik kay dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Kasama rin sila sa pinapa-inhibit sana ni Sereno sa co-warranto petition na inihain laban sa kanya. Wala namang protesta o gulo sa seremonya kanina. Noong Miyerkules, nagsumite ng motion for reconsideration si Sereno sa Korte Suprema. Iginiit nito na dapat hindi pinayaga makibahagi sa diskusyon sa kanyang apila ang anim na maestradong anya ay may bias na raw laban sa kanya noon pa man. Dan natin ko ang Kodje, MA News.